kapwa niluklok ng people power at pag-aaklas ng militar si Curry noong 1986. I, Corazon Cahuangco Aquino, do solemnly swear. At si Gloria noong 2001. Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear. Pero kapwa din tinangkang patalsikin ng mga rebelding sundalo. Si Cory, 7 beses sa loob ng 6 na taon. Si GMA naman, pangatlo na ito. Ang una noong Oakwood Mutiny, July 2003. At ang naudlot na kudeta, Pebrero 2006, sa pangunguna ng Brigadier General Danilo Lim. We have today withdrawn our support from Mrs. Gloria Macapagal Arroyo at Major General Renato Miranda. Ngayon naman, nagsanib si Trillanes at Lim, kapwa kinikilala ng kanilang mga mista sa PMA na may idealismo. Si Lim ay sumama din noong 1989 coup, ang pinakamadugo laban kay Cory. Kapitan pa lamang siya noon. Nakulong ng 2 taon at dahil nabigyan ng amnestiya, nakabalik sa serbisyo. At unang na-promote sa kanyang klase bilang general at naging commander ng Elite Scout Rangers. Si Senior Superintendent Kalungsod ay mista niya sa PMA. Yan, napaka-idealistic din ang tao yan si Daniel. Wala naman siguro nga hindi naman siya bayalan din ang pagkatao. So, yun lang mayroon siyang paniniwala na ano. Hindi natin siya masisisi sa ano. Kaso lang yung paraan lang nagkakadiferensya tayo kung ano. Si Trillanes naman, bukod sa PMA-er, nag-masters pa sa public administration sa UP at 2 beses naging university scholar. Change in general in how this country... Inalal ngayong taon bilang senador kahit nangampanya mula sa kulungan. Ang lahat ng magmista, iisa lang ang sinumpaang tungkulin, ang ipagtanggol ang taong bayan. Bakit sa pagtanda, tila nagkakaiba-iba sila ng paraan kung paano isabuhay ito. Dating magdalo din si Captain Rabonza at kaklase ni Trillanes sa Marilag Class 1995. Tumakas pa sa kulungan at nahuli din sa raid ng CIDG noong 1 taon. Ngayon, di na siya sang-ayon sa pamamaraan ng mista. Yung awkward, parang feeling mo parang ganun na we will save you, parang ganun. So, pero nung bandang huli na, yung after nung second na move ko to continue the struggle sana, hindi nag-materialize. So doon ko na-realize din na we're not Superman. Kung magkasamang umaklas ang magmista na Trillanes at Rabonza, magkasama naman sa panig ng gobyerno si Chief Superintendent Leocadio Santiago at General Jonathan Martir ng Matapat Class 1979. Veterano na ng kudeta si Martir, pero hindi sa pagsanib, kundi sa paglaban nito. We also take sure of telling them all the time that we, politics is not our agenda. We're here to do our role in society as a military man. Ang matinding hidwaan ng magmista ay sa pagitan ni AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon at dating Marine Commandant Major General Renato Miranda ng PMA Class 1974. Mag-bunkmate pa sila. Si Miranda ang pinakamataas na opisyal na nakakulong sa Camp Kapintintanay kasama si General Danny Lim dahil sa tangkang kudeta noong 2006. Banat ng grupo ni Miranda, hindi sila ang dapat usigin, kundi si Esperon dahil sa kanyang partisipasyon umano sa Garci scandal noong 2004 elections.
Okay. Malalim ang sugat sa AFP. Kaya sabi ni Professor Carlos, hindi maiwasan ang pagbugso ng kalooban ng militar at manghimasok sa politika. Ang mga reformang isinisigaw ni Lim noong 1989 at ni Trillanes noong Ukod ay hindi pa din naisasakatuparan. Damdam na damdam na ng ordinary Filipino ang sinasabi nila. Unfortunately, yung modality mali, no? Of course, we can't do policy kasi in the streets, in five-star hotels. Kung ikaw, soldier, magiging rebelde ka. Kasi, sige lang nga, ang tatag ng dibdib nila, yung natatanggap nila itong mataas ang kanilang threshold for injustice. And that is something that, kumbaga ano, nakaganon yung kamay nila, nilagay nila sa likod. Ngayon, ang kakatakutan natin, pag yung nakalagay sa likod, bigla nilang itaas at magsabay-sabay. Yan ang mga small volcanoes. No? Because hindi mo matatagalan na palaging nasa bulsa mo yan o nasa likod, tinatago mo. Pangmatagalang solusyon sa katiwalian ang siyang kasagutan upang di na umusbong pa ang mga bagong Trillanes at Lim. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos mag-cover ng ilang pag-aaklas na ng militar sa loob ng halos dalawang dekada, ngayon lamang napag-initan ang media. Pinatawag na ng Commission on Human Rights sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at mag-iimbestiga na din ang Senado. Paano ba ang tamang paglingkod sa tao? Ito ba ang pagpilit sa isang pamamaraang kumbinsido kang makakabuti sa lahat? O ang paghamak sa panganib, maihatid lang sa tao ang katotohanang kailangan nilang marinig. Ito ba ang pag-aklas laban sa mapang-aping gobyerno kahit magkagulo? O ang pananahimik para manatili ang kapayapaan at kaayusan? Hanggat hindi natin nahahanap ang kasagutan, hindi ito ang huling pag-aaklas, mapasundalo man o ordinaryong tao lamang. Maraming salamat at magandang gabi. Ako po si Cez Orenia Drilon, ang inyong naging correspondent.